kaya sa ating pong Panginoon, sa ating pong buhay, walang problema na hindi natin kaya lampasan. Amen. Lahat ito kaya natin lampasan. Bakit? Kasi alam natin kasama natin ang Diyos. Amen, amen po ba? Amen. At si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas. At hindi lang yun. Hindi lang sa sarili natin problema, kundi magiging malaking tulong din tayo sa ating pong kapwa. Matutulungan natin sila na yung struggle na kanilang pinagdadaanan, ma-overcome din po nila. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So, harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Desire. Desire. To help someone. To help someone. Amen po ba? Amen. Desire to help someone. Kapatid, may maitutulong at may maitutulong ka. Magagamit at magagamit ka ng Panginoon para ikaw ay maging pag-asa nila, siguro, para ikaw ay maging kagalakan nila, maging kagana ng kanilang kalooban. And then lastly, ano po, ito tayo magtatapos. And so when we are at our optimal state, we can make a change. Makakagawa tayo ng pagbabago. Sabihin po ninyo ang salitang pagbabago. Pagbabago. Pagbabago saan? Sa sistema? Pagbabago siguro sa buhay ng ating pong kapwa. Maybe tayo yung magdadala ng magandang impluensya sa kanilang buhay. Maybe marirealize nila na kapag ka tayo ginamit ng ating Panginoon, hindi pala lahat ng tao iiwanan sila. Hindi pala lahat ng tao lalaitin sila. Hindi pala lahat ng tao lulukuhin sila. Na may mga tao na isinusugo ng ating Panginoon, ano po, na magbibigay sa'yo ng assurance na ang mga tao sa mundong ito may pag-asa pa. Hindi lahat masama. Amen po ba? So when we are at our optimal state, we can make a change. Maaari tayong makapagdulot ng pagbabago sa perspective ng isang tao. Maaari tayong makapagdulot ng pagbabago sa emotion ng isang tao. Sa kanyang pinagdadaanan, maaari makapagbigay tayo ng panibago, pag-asa. So ito po yung sinasabi, ano, sa verse 14 hanggang 16 ng ating pong binasa. So kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Kapatid, meron po may tatanong sa inyo. Mahirap bang maging isang mabuting Kristiyano? Bakit hindi po kayo makasagot ng malakas? Kaya nagiging careful sa answer, ano? Be honest with your brothers and sisters, mahirap bang maging mabuting Kristiyano? Exactly. Mahirap maging mabuting Kristiyano. Bakit? Kasi mga kapatid, ilalagay tayo ng Panginoon sa kung saan matatanglawan tayo ng lahat. Kasi nga tayo ang asin at liwanag. Tayo ang liwanag na mag-share ng light ni Lord towards others. At sisiguraduhin ko po sa inyo mga kapatid, kapag kayo nilagay ni Lord sa pinakamataas, sa matatanglawan ng lahat, maraming mata ang nakatingin. Maraming mata ang nakatingin. At yung mga matang yun, maraming masasabi. Maraming masasabi. Isang pagkakamali lang, maraming masasabi. But take heart with your brothers and sisters, kapag ka ikaw ay inilagay ng Panginoon sa ganyang katatayuan, tutulungan ka rin ng ating Panginoon. Amen. Pero syempre, hangarin mo rin. Hangarin din ng bawat isa po sa atin na mabuhay tayo ay sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi ito yung layunin ng ating pong mga buhay. And so, i-expect natin sa ating pong mga buhay, mga kapatid, na may mga persecutions. May pag-uusig na dadating. Basta kalapanin ko minsan yung pamilya mo mag-uusig sa'yo. Asawa mo ang uusig sa'yo. Kapatid mo ang uusig sa'yo. Pero kung ikaw ay tumatayo para sa ating Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Tutulungan ka ng Panginoon. Kasi ang nais ng ating Panginoon, yung liwanag niya ay maipakita mo sa kanila. Bibigyan ka ng Panginoon mas mahabang pasensya. Bibigyan ka ng Panginoon ng mas malawak na pangunawa. Bibigyan ka ng Panginoon ng isang puso na kahit ikaw ay sinasaktan na, makukuha mo pa rin magmahal. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi ito ang gusto ng ating Panginoon na mangyari sa ating pong mga buhay. So, my dear brothers and sisters, nawa, bilang mga asin at liwanag ng sanlibutan po na ito, marami mang persecutions ang dumarating sa ating pong mga buhay, marami mang challenges, marami mang struggles, huwag tayong panghihinaan. Magkos, kumuha tayo ng lakas sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo humugot ng lasang ibinabahagi natin. Sa Kanya tayo kumuha ng liwanag na ibinabahagi natin. At higit sa lahat, sa Kanya tayo magtiwala. At tandaan po natin,
walang lingkod ang Diyos na kanyang iiwanan at pababayaran. Amen. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Kaya mo yan. Kaya mo yan! Kapitin mo sa balikat, sabihin mo, kaya mo yan. Kaya mo yan! Amen po ba? Kalapakan natin siya mo yan, sabay. Sa mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Hello po. Okay.